Nakakita ka na ba ng pandakaking itim? Ito ay animoy mga halamang kahoy na makukuha lamang sa karagatan. Alam mo ba na ang bagay na ito pala ay nagtataglay ng napakaraming mahiwaga at natatanging bisa? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang nakamamanghang halamang dagat na ito at ang mga natatanging nitong bisa. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakakita ka na ba ng bagay na ito na kung tawagin nga ay pandakaking itim? Sa ibang bahagi ng Kabisayaan, ito ay tinatawag ring banawog o banaog. Ang banaog ay isang uri ng corals na matatagpuan sa ilalim ng karagatan. Subalit kadalasan ay kinakailangan mo munang languyin o sisirin ang 200 hanggang 250 metrong lalim ng dagat bago ka makasumpong nito. Bukod pa rito, ang pandakaking itim raw o banawog ay pinaniniwalaang binabantayan ng mga elemento sa tubig. Kung kaya't kinakailangan mo munang makuha ang loob nila bago ka kumuha ng corals na ito. Ang banawog ay mistulang mga sanga ng kahoy na magaspang at kulay itim at mayroong ubod o puwang sa gitna. Kadalasan itong makikita sa anyo ng bracelet o pulseras o kaya naman ay sa orihinal nitong anyo. Saan-saan nga ba ginagamit ang pandakaking itim o banaog? Kadalasang pinuputol-putol o pinipira-piraso ang pandakaking itim. At pagkatapos ay ginagawang kwintas, ginagawang pulseras, kalmen, nilalagay sa mga munting sisidlan na sinasangkapan ng lana, inilalaman sa medalyon na gawa sa bao na walang mata o may iisang mata, o kaya naman ay isinasangkap sa ritual ng pagtatawas. Mainam din itong isinasabit sa pintuan o bintana ng inyong tahanan. Ngunit ano-ano nga ba ang mga bisa at angking kakayahan at galing ng pandakaking itim? Ang pandakaking itim o banaog ay isang mabisang proteksyon kontra sa barang, kulam, palipadhangin at lasong dulot ng itim na mahika. Karaniwan din itong pangtaboy sa mga espiritong sumasapi sapagkat sa umagitan nito ay nailalagay ng mga manggagamot sa pagitan ng daliri ng mga sinasapian at tiyak na mapapasigaw ang mga sinasapian sa sakit na dulot nito. Isang mabisang amulets din ang banaog. Bilang kwintas o pulseras, ito ay mainam na pantaboy ng mga negative energy. Gayun din kung isasabit ito sa pintuan o bintana ng inyong mga tahanan. Kung ihahalo naman ito sa langis o lana, ang pinagbabara nito ay mainam na gamiting panghilot at magaling lalo na sa mga napilayan. Kung minsan naman bilang sangkap sa pagtatawas, ay naitataboy nito ang mga espiritu o elemento sa paligid. Mabisa rin itong ibabad o ilagay sa isang basong tubig upang ipainom sa pasyenteng nalason ng itim na mahika o kaya naman ay simpleng pananakit ng tiyan. Kung ikaw naman ay naglalakbay, lalo na sa karagatan, ang pagtatanga nito ay isang mainam na proteksyon. At kung nais mo lang naman ng isang aksesorya o bracelet, ang isang ito ay isang maswerteng pulseras na maaari mong suotin. Nais mo rin ba magkaroon nito? O kaya naman ay meron ka na? Ibahagi mo naman sa amin ang iyong karanasan gamit ang banaog na ito. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pa
para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong Bhes, para sa Bhes TV.